Hi guys, welcome back to my channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So for today's vlog, samahan niyo po ako na i-open tong ipinadala sa akin ng Brilliant Time Bookstore. So dito po siya sa Taiwan. What's inside this is books, which is included po yung isinulat ko. Wow, so writer na ako guys. So, last year kasi dito sa pa-contest, every year talaga yon. Last year, sumali ako dito sa Taiwan Literature Award for Migrants, which is open sa lahat ng migrant na nandito sa Taiwan, like Vietnamese, from Thailand, Malaysian, Indonesian, from Hong Kong. So, basta lahat ng migrant na nandito sa Taiwan and any kind of literature is pwede. So, sumali ako doon kasi hilig ko naman talaga magsulat. And ang laki ng price nila guys, $200,080 ang first prize. Kahit last minute ko na siyang ginawa, pasok pa din ako sa preliminary elimination. So, di ba, not so bad para sa first timer na sumali dito. Yung last day na ng pasahan, deadline na, nagka-countdown na yung page para sa mga gustong magpasa. Siguro, last 8 hours left na lang ata noon and panggabi pa ako nung umaga. So wala na akong naisulat, 'di ba? Kaya lang itong si Joanna, meron siyang ni-edit niya and then yun yung isa-send niya. So 8 hours left na lang, tapos ako parang sabi ko, what if magpasa na lang kaya ako? Ang naisip ko na lang na ipasa is yung life story ko, which is half of the story was actually written na from 10 years ago. Kasi nga, diba, sabi ko nga sa inyo, guys, mahilig talaga ako magsulat. So, nakasulat yun sa notebook ko dati. Since life story ko naman siya, syempre, alam ko naman bawat ano ng kwento. So, yun na lang yung napili kong ipasa and dinagdagan ko na lang. Siguro, 1 hour ko siyang ginawa. And wala nang edit, diretso na hindi ko na siya ni-review bago ko ipasa kung merong wrong spelling o mali yung pag-aasula. Basta siniigi ko na lang siya. But sobrang nakakatuwa talaga. Pasok pa rin ako sa prelim, guys. Sobrang nakaka-proud talaga. And yun nga, guys. Sa preliminary elimination, nasa 10 kaming Filipino na nakuha. And yun, lahat, kada bansa is meron din silang, siguro tigsa 10 kami kada bansa na nakuha sa preliminary elimination. But pagdating sa finals is hindi na ako nakuha. Nag-chat sa akin yung publisher na yun nga, papadalahan nila ako ng copy ng books kasi they include my entry. So sobrang nakakatuwa guys, di ba? Kahit hindi ako nanalo, isama yung entry ko sa ipapublish nilang aklat. So, sobrang nakakatuwa yun. Buksan na natin to kasi na-excite na ako. Wow! 3 copies pala siya. So, yun yung itsura ng book. Ayun na siya, guys. Tcharam! So, hanapin natin yung isinulat ko. Kung anong page. Excited. So, ayan yung ano niya. Iba-ibang language. This is the book. So, guys. Let's see kung nasaan dito yung pangalan ko. Wow. Writer. Tignan natin kung anong page. Yung season. Yung entry ko. 7. And meron siyang Chinese translate, guys. Kasi nandito tayo sa Taiwan. Hindi naman nila maintindihan yung Tagalog. So, yun. Page 177. So, let's go. Ayan. Ay, di tanto eh. Nakakatuwa lang, guys. Kasi, sino mag-aakala na yung life story ko, which is yung half noon na nasulat ko from 10 years ago natin, nasa notebook lang. Nasa libro na siya ngayon, guys. And andito pa sa Taiwan. So, sobrang nakakatuwa, nakaka-amaze. Ang MMK kasi siya. Siguro kaya nagustuhan. Medyo nahiya ako doon. Kwento kasi yun ang buhay ko. Ayaw kong ikwento sa tungkol sa buhay ko is nandoon. So, nakakatuwa lang.
sa lahat ng gustong sumali sa literature. Every year po, meron yan. Like nyo lang yung page na TLAM or Taiwan Literature Award for Migrants and abangan nyo yung post nila kung kailan na pwede magpasa ng mga entry. So, malay nyo kayo yung makakuha ng first prize. So, sasali siguro ako ulit pag sinipag. Sana hindi na ako rush hour gumawa. So, imagine guys, rush hour. Unang ginawa and nakuha pa din yung nagustuhan pa rin nila yung kwento ko and isinulat nila dito sa book. So, yun lang guys. Hindi ko na sana ito gagawa ng video pero gusto ko siyang magkaroon ng memories na pagka-receive ko nito and gusto ko rin siyang i-share sa inyo yung story ko. I am encouraging you na sumali sa next nilang pa-contest. Ngayong taon meron yun. Abangan nyo guys. And i-share ko yun sa Facebook account ko. And andun lang yun. Sesend lang kayo ng entry nyo doon. I-share ko lang yung link. So, yun guys. Para malay nyo, isa na rin yung entry nyo na mailalagay sa librong eto. So, yun guys. Yun lang guys. Thank you sa panonood. Sana nagustuhan nyo. And please like and subscribe. Thank you.